assume your IQ is, you know, Mensa ball. Are you a part of Mensa? No. No. But of course, we already kind of know. Ang so IQ ni Mame. Tao, talagang marurunong. Mm-mm. Hindi lang tayo na training ng ganyan. Eh kasi kami, ang tatay namin, martial arts expert, abogado din. Mm-mm. At saka, di matatakot ka pag nagdisiplina, martial arts siya. Hindi namin alam kung anong abuti namin, kung karate o judo o taekwondo. Tapos legal pa. Tapos nanay namin, she was, ang galing-galing niya sa mathematics. Mas mabilis pa siya sa calculator. Kaya wala kaming mapili na talaga sa buhay. Kailangan maging marunong kami dahil kung hindi, hindi kami pinapansin. Kaya lahat ng tao, hindi tama yun na kukunti lang marunong. Lahat ng tao may ganyang dunong. Mm-mm. Hindi mo lang kasi binubuksan. Kasi walang nagturo sa iyo. Una, kailangan believe ka na pare-pareho lang. Ang IQ ng mga tao, pare-pareho lang halos. Kukunti lang yung talagang mga genius. Pero ma'am, nako, I disagree. Kasi iba po kayo. Sabi niyo nga po eh, in an interview, one of the more recent interviews, nabasa ko po, yung maliit pa kayo, alam niyo po ba, makwento ko lang po, sa isang very recent article na interview po sa kanya, binasa po niya ang encyclopedia from beginning to end. Tinapos po niya. Tapos sa Iloilo po, merong isang library doon. It was the USIS. Right. At alam niyo po ba, ang ginawa niya po, you were about 8 years old. Yes. Hindi po siya pumili ng kategorya o ng mga ilang titulong. Ginawa po niya, inubos niya, inisa-isa po niya clockwise lahat ng libro sa loob ng library. So talagang alam na natin, ang Jedi Master na si Senator Miriam, walang inuumpisahan na hindi tinatapos. Kaya po kayo, tama rin po yun. Ang dunong po ano, ay dapat talaga binubuksan. That's right. Senator, meron pa po ba kayong kinatatakutan sa mundo ng politika? O sa buong mundo, nakamo? O so, opo, sige po. My reply to you is ha, ha, ha. In other words, mala. Wala akong kinatatakutan dahil ano magagawa niyo sa katawan ko? Hiwa-hiwain na naman niya ako eh. Halimbawa, ganito. Minsan, nang bago akong kasal, napunta ako sa nepakyo ni drive ko ang sarili ko sa maliit kong sasakyan. Pagkatapos nagpila kami, siguro Holy Week iyon, bibili kami ng baboy. Ang nauna sa akin, mukhang mahirap na babae. Nag-order siya 1/4 kilo ng baboy. Ininsulto siya nung polkero. Sabi niya, nag-una ka pa sa pila, 1/4 kilo lang palang orderin mo. Eh, nahiya na nga yung babae. Sige pa siya ng sige. Habang hinihiwa niya, sinutuloy pa rin niya yung paglalait sa babaeng yon. Eh, abogada na ako noon, kaya nang lumipat na ako ng posisyon, nauna na ako doon sa babae, kako tumigil ka kung hindi barilin kita. May baril akong baon eh. Opo, ano pa reaksyon niya? Ba't ano pang relasyon mo? Wala ka kung ganyan. Bastos ka lang talaga. So, natuto po. So, antay ka dito, kukunin ko baril ko. And I, talagang pumunta ako sa sakyan ko, kinuha ko baril ko, bumalik ako ganyan kasi may dala siyang malaking butcher's knife eh. Aba! Eh, ako hindi naman pares. Eh, ikaw lalaki ka, ako babae lang ako, matanda ka na, bata lang ako, ay meron kang malaking kutsilyo. Antayin mo at kunin ko baril ko. Isang oh. Bala ka lang. Ayan, pantay na tayo. Ako, senador. Saka makapologize ka dyan. Eh, bakit kung 1/4 kilong orderin niya? Bakit ang dami mong sinasabi? That's true. Anong relasyon dyan? Tsaka yun lang po ang kaya eh, imbis na tulungan. At umiyak na nga itong ali na tinutulungan ko. Sabi niya, tumigil ka na lang, miss. So, hindi. Umuwi ka na. Nasuklian ka na ba? O, umuwi ka na. Palagay ko po ngayon, pag nakikita niya kayo, namumukhaan pa po niya kayo. You never forget the face of someone who does something so kind for you, to you, right? Basta bata pa lang ako ganyan, nagagalit ako sa mga taong ganon. Sobrang yabang. Opo, tama po yun. Ma'am, naiyak na po ba kayo sa inis? Kahit paano, kahit po sa mga nakakasalamuhan niyo sa Senado? I never. Never. Hindi nila ako mapapaiyak. Pag uwi ko sa bahay, sinusuntok ko ang pader o kaya inampas kong ulo ko sa pader. Pinapatigas ko dahil baka mamaya i-headbutt ko sila eh. Headbutt yung ulo mo. Ang ulo, ang noo niya at ang noo mo, pinapasalubong mo ng ganyan. Di, nakalamang ka na dahil hindi siya handa eh. Magaganyan. Ha, ha, ha.
ano po ang pinaka-nakakatawa? At saka pag sinuntok mong tao, di ba nakaganyan ka? Ganyanin mo yan, parang trigger ng... Barrel, ganyan. Tapos pag naman, ganyanin mo bigla, di ang ganyan sa tama. Tama. Ang dami ko na pag naulog, sipain mo pa. Kasi baka mahirap na, maisa. Baka pagtalikod, may baril pala. Ang sabi ng tatay ko noon, ang pinakamagandang paraan na makaganti ka sa kalaban mo, hintayin mong tulog. Huwag kalabahanin ang harapan. Antayin mong natutulog siya. Alam niyo po, ganyan po ang turo ng matalino. Hindi yung, kasi di ba pag tapang-tapangan, kailangan mag-jewel tayo. That's nakataliko, right. Tapos pag-harap. Mabahala, unahan kayo. Sino? Hindi eh. Ba't kailangan? Hintay mo matulog, tsaka mo barilin. Yun ang matalino. Ma'am, sa Senado po, ano pong pinaka-naalala niyong funny or unforgettable na experiences na nagkaroon po kayo? Merong isang matanda na ng senador. At minsan, ayon sa katandaan namin, kami pinipili na mag-preside. Halimbawa, ang Senate President ay absent or may importanteng bisita. So, pinakamatanda ang pinapaupo dyan. Magiging acting Senate President siya. Ngayon, merong isa, nang tanda-tanda na niya, natulog siya doon habang pre-preside siya. Ngayon, tumayo na ako, nagsasalita ako. Kaya pala walang kibo, kasi tulog na tulog. Hindi po na-televise yun? Huwag po lang. Sino po ba yan? Para alam na namin. Bibigyan namin ng kape. Ano pa po, ma'am? Yung mga unforgettable po sa inyo. Ako, pag impeachment trial, ginugutom ko minsan kasi ang tagal eh. Mm-mm. We start at 2 o'clock and sometimes it will end at 7, no? And sometimes we have a break, sometimes not. So, ginugutom ako. Nag-ikot ang mata ko sa session hall. Nakita ko na mukhang kontento ang aking mga kapwa senador. Iyon pala, meron pala isang senador na kanyang drawer puno ng pagkain. Mamili ka. Meron siyang chocolate, meron siyang biscuit. Sino po ito? Meron siyang kaibigan adobo. Ko po ba ito? Si Senator Dingoy Estrada. Naku, kaibigan ko nga! Okay, sabi ko na nga ba, kumpare ko po yan, mahal na mahal ko po yan si Chinkoy. Saka kung ayaw mo yung binigay niya sa iyo, pinapadala, sasabihin, gaganon ka. Pinapadala ni Senator Dingoy. Halimbawa, tsokolate. Kung ayaw mo, sumulat ka. Adobo sandwich, balik mo. May order! Hindi, napaka-sweet po talaga, thoughtful ni Dingoy. Ma'am, kung hindi po kayo senador o teacher, ano po kayang trabaho ang pinasok niyo? Bombshell ako sa Hollywood. Sa? Ano po? Bombshell kayo? Yeah. Sa? Hollywood. Sabi ko nga kanina eh. Ma'am naman, nakakagulat. Hindi kasi kanina binabasa ko about her. Alam niyo bang, meron ng mga naisulat about Senator Miriam sa mga, publications like Time Magazine, the International Herald Tribune. Napakaraming mga talagang nirirespeto ng buong mundo. Sabi ko, biro mo ako, dream ko lang ma-FHM. Yung pala si ma'am gusto mag-Hollywood bombshell. Actually, nung bata po kayo ma'am, ang ambisyon nyo daw po talaga, ang pangarap nyo ay maging isang madre. Anong panahon na iyon kasi, lahat kaming mga maliliit na babae, pinaka-ambisyon namin maging madre kami lahat. Buti hindi ako natuloy dahil isa na, patay na isa sa amin ni Mother Superior ngayon. Ma'am, pakiulit lang po yung sinabi sa inyo ni Cardinal Sin, yung advice niya sa inyo. Sabi niya, ako, Cardinal, gusto ko sana mag-eskwela tungkol sa aking pananampalataya dahil hindi ko masyadong naintindihan. Utos ng utos lang naririnig ko, pero hindi ko naririnig ang explanation. Kasi nagka-masters po kayo sa theology. Kaya ako, gusto ko sana, maski may doctorate na ako sa batas, pabalik ako sa eskwela at kukuha ako ng masters ko sa theology. Yung pag-aaral ng pananampalataya. Sabi niya, huwag kang pumunta dyan sa isang eskwelahan na yan kasi masyado silang conservative. Pumunta ka sa mas modern ang theology. Kasi kung pumunta ka sa conservative, baka mamamatay ang mapari sa iyo. Atakihin sila. Pag pumasok ka yung confessional, lalabas yung pare. Hindi po kaya. Pero
Bakit niyo po naisip yun, a master's in theology, after all the things that you know? Para maintindihan natin, bakit nandito tayo? This, actually, these are the basic questions in philosophy. Saan ako nanggaling? Bakit ako nilagay dito sa mundo? Saan ako papunta? Sino ba talaga ako? Ang pagkakilala ko? These are actually the basic philosophical questions. Or in other words, itong kinatawag na meaning of life. Anong kaulugan ng buhay na binibigay sa tao dito sa mundong ito? Ang mundo talagang malungkot na lugar. So, umpisa pa lang. Dahil kaya ka ako nga, kung alam ko lang ganito pala kalungkot ang buhay at kasalimuot ng buhay, oras na hinugot ako ng doktor, nagpatiwakal na sana ako. Nagpatiwakal na. Tsaka, kasi, pag pinanganak ka, natural, mahal mo yung pinanggalingan mo, nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo. Sigurado iyan na kung nauna sila sa iyo, mauna rin silang mamamatay. So you are born into misery almost from the day of birth. Kaya kailangan may palagi kang iniisip, ano ang layunin ng Panginoon para sa akin? Bakit ako linagay sa sitwasyon na ito? Kasi biro nyo, yung pong nag-aral ka, you have a master's in theology, religion, and faith. Tapos, ang paborito nyo daw pong mga babasahin, philosophy books. Yes. And your favorite is Nietzsche. Right. So parang may konting ano, talagang you are trying to find out, yes, what the meaning of life is. That's right. Because, you know, these are the two major ano. Ma'am, sabi nyo daw po dun sa interview ninyo, kung meron kayong tanong sa sarili ninyo, ang tanong daw niya po ay ito, bago tayo pumunta sa break. Sabi daw po ni Senadora, bakit daw walang nagtanong sa kanya kung gusto niyang ipanganak? Sa aming pong pagbabalik, mas makikilala pa po natin si Senator Miriam Defensor Santiago sa bahay at bilang kumare. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa po ang Kasama Mo, Kapatid. I'm sorry, but I'm going to interrupt you. Nadidistract ako kasi ang ganda ng cleavage mo eh. Ay, sorry po, jump po.